Magandang araw mga kaibigan. For today's vlog, gumala nga pala ako sa Gangwon-do, ang isa sa pinakamagandang lugar dito sa Korea. Kaya kung nagbabalakang mag-tour dito, mas magandang puntahan mo tong lugar na to. Dahil isa to sa pinakamagandang pasyalan dito sa Korea. At alam mo bang isa ang Gangwon-do sa pinakamayamang lugar dito sa Korea? Malalaman mo yan kung bakit. Kaya maaari lamang natapusin ang video na to. Ang Gangwon-do ay isa sa mga probinsya ng Korea at ang capital niya ay ang Chuncheon. In Gangwon-do province, ang pinakamagandang city ay ang Gangneung. Kilala sa magagandang beaches ang Sokcho, Wonju, Donghae, and Chuncheon. Wonju is the most populated city in Gangwon-do province. Marami kayong pwedeng gawin dito kaya highly recommended ko tong lugar na to para sa mga turista. Itinuturing ng marami na ang South Korea ay isang pangarap sa kadahilan ng meron itong napakagandang lugar at kultura na sumasalamin sa katangian ng mga taong naninirahan dito. Kaya bago kayo pumunta sa bansang Korea, mas mabuting alamin nyo muna kung ano yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Magbibigay lang ako ng konting kaalaman tungkol sa Gangwon-do. Ang lalawigan ng Gangwon-do ay matatagpuan sa kalagitnaan ng silangang bahagi ng Korean Peninsula na may magagandang lugar na dapat mong bisitahin. May malalalim na lambak at matataas na bundok mula Hilaga hanggang timog ng rehiyon. Ang Gangwon-do ay pinagmumulan din ng tatlong pinakamahabang ilog sa South Korea, Namhan River, Bukhan River, at Nakdong River. Ang dagat sa Gangwon-do ay maganda dahil sa mga sumusunod na katangian. Malinaw at kristal na kulay asul na tubig ng dagat dahil sa mga nakapalibot na bato. Malalaking alon at magagandang tanawin na nilikha ng mga alon at bato. Malawak na mga beaches na mas konti ang tao kumpara sa ibang lugar. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit marami ang mga taong naaakit sa kagandahan ng dagat sa Gangwon-do. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-tour na kayo sa Korea at huwag nyong kalimutan isama ako ha, ako ang magiging tour guide nyo. What's up? For today's video guys, gagala na naman tayo kasi 2 weeks walang pasok no. So hindi nga sana ako lalabas eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi wala nga akong pera ngayon. Pero dahil nga may naglalato-lato rito sa company, hindi ako makatulog. Kasi oh, may naglalato-lato rito eh. Ayun oh, ang ingay oh. Inaayos yung daan dito eh. So, ayun oh, ingay. Naririnig niyo ba? Sakit sa tenga. Kaya lumabas na muna ako. Yaseo. Ayan guys, di ba narinig nyo? Kaya nga lumabas ako eh. Alam mo yung natutulog kayo, tapos parang naglalato-lato yung paligid nyo. So hindi ako makatulog ng maayos. Kaya ang naisip ko na lang is lumabas ngayong weekend. Magbibigay ako ng maikling kwento kung bakit yumaman ang bansang South Korea. Simulan natin. Dahil sa epekto ng World War II noong 1941 hanggang 1945, isa ang South Korea sa maituturing na pinakamahirap na bansa sa buong mundo. At noong 1950 hanggang 1953 ay dumanas na naman ng digmaan ang mga Koreano na lalong nagpahirap sa buhay ng mga Korean. Ganun pa man, nagulat ang buong mundo kung paano nakabangon ang mga taga South Korea sa gupit ng gera at matinding kahirapan. Sa simula, pagkatapos ng gera ay nagbistulang tumatanggap ang mga Koreano ng foreign aid galing sa Amerika. Dahil dito, napagtanto ng mga Korean na gumawa ng magandang hakbang para iangat ang ekonomiya ng kanilang bansa at ayaw nilang malugmok sa kahirapan habang buhay. Talaga namang nakakamangha ang ginawa ng mga Korean. Dahil lamang sa loob ng 3 dekada ay biglang gumanda ang ekonomiya ng kanilang bansa. Kaya tinawag itong The Economy Miracle of South Korea. Sa unang pagkakataon, ang mga taga South Korea ay hinimok na magkaroon lamang ng 2 anak. Ito ay napagtagumpayan nila mula sa 6 na anak hanggang naging 2 na lamang mula sa isang pamilya. Dahil mayaman ang South Korea sa mina ng bakal, ito ang unang naging puhunan ng mga Koreano upang iangat ang kanilang ekonomiya. Dahil ang bakal ang pangunahing sangkap sa paggawa ng teknolohiya, sasakyan at maging sa construction, napagtanto ng mga Koreano na ibahagi at ibenta ang ilan sa kanilang mga bakal sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil nga sa determinasyon ng mga Koreano, tuluyan na silang nakagawa ng sarili nilang produkto at sarili nilang tatak at nakagawa na rin sila ng magagandang kumpanya na galing sa Korea tulad ng Hyundai, Samsung, Kia at Daewoo. At dumipas ang mga panahon, naging maganda ang pagbebenta ng mga Koreano sa kanilang produkto at sa iba-iba pang panig ng mundo. Dahil sa mga panahong yun, naging leading producer ang bansang South Korea sa paggawa ng shipbuilding. Tinanggap ng mga Koreano ang hamon na magtrabaho ng 6 na araw at 1 araw na pahinga sa loob ng 1 linggo. Kaya tila ba walang tigil ang pagpasok ng pera sa kanilang bansa sa mga panahong yun. At alam niyo ba kung ano ang kailangan ng bansa ay huwag basta-basta bumili sa ibang bansa bagkos gawin ang mga produkto sa loob ng bansa. At yan ang ilan lamang na dahilan kung bakit yumaman ang South Korea. Kaya meron tayong pinaggagalaan ngayon. Sana ganito rin sa bansang Pilipinas. Kaso mukhang matatagalan pa atang mangyari yon. Malay natin pagdating ng panahon. By the way guys, yung video nga pala to ay walang kulay sa pinagsasabi ko. Wala lang, ayoko lang siyang i-delete kasi sayang yung memory. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat kaibigan. Please like, follow ang aking Facebook page para marami pa tayong magawang ganitong video. Yun lamang po. Peace out. Royce the Vlogger. Madaling lapitan pero mahirap hanapin. Peace.